Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin at pinakamaunawain, ang lahat ng papuri ay kay Allah lamang. Pinupuri namin siya at hinahanap ang kanyang tulong at nagsusumamo sa kanyang pagpapatawad. Kami ay naghahanap ng kalinga ni Allah laban sa kasamaan ng aming kaluluwa at kabuktutan ng aming mga gawa. Ang sinumang patnubayan ni Allah ay hindi mapapaligaw. At sinuman ang napaligaw ay hindi makakatagpo ng iba pang siya ang patnubayan. Bismillah. Ako ay sumasaksi na wala ng iba pang karapat-dapat na sambahin maliban kay Allah. Siya na walang katambal, at ako ay sumasaksi na si Muhammad alalahu alayhi wasalam ang kanyang tagapaglingkod at sugo. Ang lahat ng papuri ay para sa Allah na siya ang nagbibigay sa atin ng buhay. Pagkatapos niyang kunin sa atin at sa kanya ay pagkabuhay muli. Ammabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kapatiran ko sa Islam at sa mga hindi pa Muslim. Binabati ko po kayo ng magandang araw. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ako ay nabigyan ng pagkakataon na ibahagi ang aking kaunting kaalaman patungkol sa aking takdang aralin dito sa Islam is the only way of life, founded by Ustad Ryan G. Kando. Ang tatalakayin ko po sa unang topic ko ng kabuuan ng video na ito ay patungkol sa kung ano ang Islam. Ano ang ibig sabihin ng Islam? A'udhu billahi minashaitanir rajim. Patawarin nawa ako ni Allah subhanahu wa ta'ala kung ako ay may nasabi mang mali. At naway gabayan niya po ako na matapos ang video ito. Naway buksan at pakinggan po ninyo ang aking video na patungkol sa kung ano ang Islam, lalo-lalo na sa aking pamilya. Naway buksan niyo po ang inyong isipan at inaanyahan ko po kayong pakinggan ang video na ito. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Umpisahan po natin. Ano ang Islam? Ang Islam o Al-Islam ay salitang Arabic na hango sa salitang ugat na sin, lam at mim. Sa literal nitong kahulugan, ito ay nangangahulugang pagsuko, pagsunod, pagtalima o pagsakop o pagpapasakop, kayamanan at kaligtasan. Kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Hindi po dahil iyan sa antas ng inyong ikaw ay mayaman, ikaw ay mahirap, ikaw ay may pera, ikaw ay walang pera. Hindi po ganun sa Islam. Sa Islam po ay pantay-pantay. Ano nga ba ang relihiyon? Masasabi po natin, ang relihiyon ay isang Islam. Opo. Ngunit, ang salitang relihiyon ay tumutugon lamang sa espiritual na konsepto. Kasama na rito ang paniniwala at pananalig sa Diyos, mga pagsamba sa mga fiesta, mga ritual at iba pa. Ngunit iba po sa Islam. Sa Islam ay hindi lamang relihiyon, sapagkat hindi lamang ang espiritual na aspeto ang sakop nito. Bagkos, pati sekular na aspeto na kahit ang pinakamaliit na bagay o mga gawain natin sa araw-araw na buhay ay kailangan napapaloob at naaayon sa katuoran ng Islam sa pamamagitan ng pagsunod ng mga sunnah.
Sunna, ito ay ibig sabihin mga gawain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa Quran, ito ay Quran, ito ay tinatawag na Dinul Islam. Dinul Islam, ito ay salitang din. Din na katagang Arabic na nangangahulugang pamamaraan. Pamamaraan ng buhay. Sa madaling sabi, ang Islam ay pamantayan, gabay at pamamaraan kung paano ang mga gawaing araw-araw ay maging anyo ng pagsamba. Ito rin ang ibig sabihin ng pagsuko, pagsunod sa kalooban ni Allah na pamamuhay na naayon sa kanyang nais. Kapag ang tao ay sumuko at nagpapasakop na sa tanging kalooban sa kanya ng kapag ang tao ay sumuko at nagpapasakop na sa tanging kalooban ng kanyang manlilikha, dito niya malalasap ang tunay na totoong kapayapaan sa kanyang puso't isip. Halimbawa, pag ikaw ay naniniwala ka na may Diyos, may tagapaglikha na nag-iisa lamang, na andyan lang siya lagi, malamang mararamdaman mo sa iyong puso na, ganito. Bukas, ano ang gagawin natin? Bukas, anong kakainin natin? Kumbaga, marami kang iniisip, marami kang worry, marami kang mga paano, what if, ganyan. Pero pag ikaw ay lagi mo inaalala ang Diyos, ang iyong tagapaglikha, lagi kanyang gagabayan. Lahat ng iyong problema ay may mga sagot. Alhamdulillah, lahat ng iyong problema ay laging may mga solusyon. Hindi man maaga, ngunit binibigay ng iyong tagapaglikha dahil ikaw ay naniniwala. At lubos na sa iyong puso ay laging hindi ka nangangamba. Alhamdulillah. Ngayon, ang tanong, ang Islam ba ay tinatag ng mga tao o ang Islam ba ay hinango sa mga pangalan? Ang Islam po ay hindi hinango mula sa pangalan ng tao, katulad halimbawa ng pangalan na Confuciano. Confucianismo mula sa hinangong pangalan ni Confucius. O Gautama Buddha, na tawagin natin mga Budanismo. Higit sa lahat, ang Islam ay hindi hinango mula sa mga titulo ng tao, katulad ng Kristyanismo, na mula sa katagang Kristo, na tumutukoy sa mga tagapagsunod ni Jesus. Alam niyo po ba na ang salitang Kristo ay hindi po pangalan, hindi po apelyido. Ito ay titulo na ang ibig sabihin ay pinahiran. Pinahiran, ibig sabihin ito ay anointed. Ibig sabihin ng anointed, ito ay kumbaga ibinigay lamang sa iyo. Ibinigay ng isang tao. Na tao, kapwa-tao mo rin. Ibig sabihin, katulad ng mga hari, pare, obispo, at iba pang leader ng mga bansa. Hindi po ganun sa Islam. At higit sa lahat, ang Islam ay hindi rin po mas lalo hinango mula sa pangalan ng lugar. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Katulad ng Hindunismo. Hindunismo, pangalan po ng lugar, hango sa Hindi Valley. At ang panghuli, ang Islam ay hindi hinango sa pangalan ng tribo. Tribo, katulad lamang ng Judanismo na hango sa tribo ni Juda. Di po ba? Ngayon, mag-isip po kayo kung alam niyo po ba ang inyong relihiyon, kung saan po nanggaling ang inyong relihiyon.
Naway, Bismillahirrahmanirrahim. Gabayan po kayo ng Allah. Ang Islam ba ay tinatag ng tao? Itinatag ng tao. Ang sagot po, hindi tinatag ng tao ang Islam, bagkus patunay na ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Sunnah Al-Ma'idah 5 verse 3. Sa araw na ito ay aking binigyan ng lubos na katuparan ang inyong din. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ang sabi niya, sa araw na ito ay aking binigyan ng lubos ng iyong katuparan ng inyong din para sa inyo. Wa atmamtu alaykum nimati wa radhitu lakumul islamadinan. Ang sabi niya doon, aking ginawang ganap na pabor ko sa inyo at pinili ko ang Islam sa inyong din upamamaraan ng buhay. Patunay na makikita po natin yan sa sura o sa Quran, sa sura Al-Ma'idah 5 verse 3. Ngayon, balik po tayo doon sa ang Islam ba ay itinatag ng tao. Noong unang araw, si Allah ay binigay niya kay Adam alayhi assalam, yung unang tao, yung unang propeta ni Allah. Ito ay siya ring din na binigay sa lahat ng mga propeta at mga sugo ni Allah sa katauhan. Ang ating tanging din lamang ang pinili ni Allah ay ang Islam. Ito ay ang kanyang ipinahayag sa huling aklat gaya na nabanggit ko ng Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum nimati wa radhitu lakumul islama dinan. Ganun po. Hindi itinatag ng tao ang Islam. Ang sabi pa ni Allah, sino man ang magnais ng ibang din, ibig sabihin, sino man ang magnais ng ibang din o pamamaraan ng buhay maliban sa Islam, ibig sabihin ng iyong pagsuko ng iyong kalooban, kailanman ay hindi tatanggapin sa kanya. Ito ay makikita natin sa sura Al-Imran 3 verse 85. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mayabtah kigayra al-islami dinan falayukbala minhu wa humafil akhirati minal khasirin. Ang sabi ni Allah doon, sino man ang magnais ng ibang din maliban sa Islam, kailanman eh hindi ito tatanggapin sa kanya. Si Abraham ay hindi Hudyo o Kristiyano, bagko si Abraham ay isang matuwid na Islam na sumuko sa kalooban ng Allah. Patunay na ito ay sa Quran, Sura Al-Imran 3, ayah 67. Makana Ibrahimu yu Yahudiyaw wala Nasraniyaw walakin kanna nahifam Muslinaw wa mag kanna minal musyrikin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngayon, ang tanong po natin, ano po ba ang pinakabukod na turo ng Islam? Ang pinakabuod na turo ng Islam, ang pagsamba sa nag-iisang Allah, subhanahu wa ta'ala, lamang ang pinakabuod ng turo ng Islam. Ang lahat ng diwa at pagsamba ay nakaakabay dito. Hinihikayat nito ng tao na sumamba sa nag-iisang tagapaglikha at lumayo sa pagsamba sa mga nilikha lamang. Ito ay tinatawag na tauhid. Laging tandaan na ang tagapaglikha, ang Allah, ay kailanman hindi lamang
o bahagi nito. Ni ang kanya nilikha ay magiging Diyos din. Inilayo nito ang tao sa panganismo. Dito po natatapos ang aking takdang aralin na ang pamagat ay ano ang Islam. Sana po ay naging malinaw po sa inyo ang Islam. Maraming salamat po sa pakikinig. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.